Hello, 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 this is your choir Rainen and welcome back sa ating channel. It's a project we see. So guys, para sa araw na ito ay mag-chika na naman po tayo habang ako ay nagpipresyo ng aking mga tabletas. Habang meron akong ginagawa dito ay mag-uusap tayo at mag-share tayo ng mga tips. Tips ba? Tips. Baka tips siguro. So guys, so ang gagawin ko ngayon ay ako ay nalagay ng mga presyo kagaya po nito guys. Ayun. Nilagyan ko po yung presyo kasi ayan, ayan, tsaka ito pa, ayan, para hindi ko makalimutan yung presyo. Oo, sa may imo, ha? Oh, dali lang kuya, sa may imong palitun. Lista lang ako ha kung unsa tapos lista lang list ina imamal lista lang paliton kay kalimot ko ingon nimo ha dali lang ulat lang ilista nakalimot ang bata ayun. Hatag mama ha. Nalista lang. Lista lang. Kalimot. Ha? Balik lang. Hatag mama. Ha? So, pinauwi ko yung bata guys. Kasi may dalang pera. Pero, hindi alam kung ano ang bibilhin. So, back sa ating ginagawa. Ito nga, naglalagay ako kasi meron akong mga naubos at mag-refinish tayo ng mga tabletas sa ating lalagyan kasi minsan nahihirapan din tayo mag-memorya ng ating mga presyo pero meron naman akong mga ginawang listahan dito para hindi ko talaga siya nakalimutan guys pero may time din na nag-update nakaas yung presyo nagumura kaya yung ating presyo guys gumagalaw din kasi yun nga yung maliit nga lang yung ating tubo patubo so pag medyo umangat iangat din yung ating presyo guys. No. Ayun guys, nag-uusap yung mag-ina kasi nakalimot yung bata pa ano yung bibilihin so balik na tayo guys. Asaman Yoka Fortson what's up ay Wala man mga bata pag gis doon sa bakery. Buro sa mga
Di ba nagpahit ng sila gapon sa isa? Oo. Okay. Hindi ko singka ng biro kaya pag sila. Ah, ah. Pero pag uli niya, ibahat ang niya mga kuwan. Ah, uli lang. 70. Ang mga laki ko, yan ang hindi pang isa. Mama! Mama ba? Pagkano ba? Dara ko. Dara ka, oi. Ay, magnagkaon pa ka ba? Kawa sa daan, kawa sa daan. Habang naglalagay tayo ng mga presyo, ay mag-share na lang din ako ng ano, na mga bagay-bagay, yung mga ano, sinulat ko na talaga yung itatopic ko ngayon. Bali guys, sa mga nakaraang buwan, simula nung lumubo yung ano, yung pandemic na nag-lockdown at yung mga quarantine na yan, yung mga passes ay umangat din yung grocery store, yung mga tindahan na kahit yung mga malalaki, yung mga meron din mga panandalian, which is hindi naman din natin sila mapipigilan kasi kahit ako ay gumagawa na ako ng additional discard para sa aking tindahan para na rin makasurvive. So yung mga tao guys, ganun din ang ginagawa kasi tao lang naman tayo at kailangan nating mag-survive kasi hindi naman pwede na nasa loob lang tayo ng bahay. Sino magbibigay sa atin? So maraming gumagawa ng diskarte. At ngayon, at yun nga na akin yung nakita na nung simula na ulit nagbukas yung mga open na lahat. Kasi amin parang open na yata lahat dito. Ay yung mga napansin kong mga nagbukas nung mga nag-pandemic ay nagsara agad. So, which is nakakapanghinayang naman guys. Lalo na yung mga tao na nagsisimula ng malaking kapital. Pero, ilang buwan na kalipas ay nagsara. So, yun nga guys, yun nga ang aking isi-share ngayon, ibabahagi na tips. Base na rin sa aking personal experience kasi ako guys, nagsimula lang talaga ako guys sa napakaliit na puhunan at yung pwesto ko ay pinaubaya ko na lang talaga sa taas. Sana ay mag-grow at inaral ko talaga guys bago po ako nag-ano. Siguro guys, dala na rin ang aking mga experience na dati. Dati akong salesman. So, na-apply ko talaga siya. So, ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang mga tips o yung mga dapat natin i-consider pag tayo ay nagbubukas o magsisimula ng mga bagong pagkakakitaan. Gaya nga, isa na nga dito yung ating Sari-Sari Store. Yung Sari-Sari Store kasi guys ay isang ano, yan ang una talagang na naisipan ng tao, yung house ng housewife ng mga ano, mga kabataan na buksan kasi yun lang kasi talaga guys, sa maliit na halaga ay pwede ka lang magsimula kasi pwede sa bahay, pwede ka lang sa bahay at saka pwede ka lang din sa ano, extension o sa harap o sa loob o sa cabinet ilagay yung mga stocks mo, pwede yun. Para mag survive ay meron tayong mga strategy o dapat na i-consider sa ating Sari-Sari Store. So kung sa akin guys, kasi based on my experience naman ito,
ay una guys ay i-consider ko talaga yung lugar na pagtatayuan ng aking tindahan. At iisipin ko guys yung ano, yung mga matatao. Yes, kung meron akong babaguhin guys ha. Ayun. Siyempre guys, yung unahin mo talaga guys na isipin yung may tao ba. Kasi kung walang benta, kahit anong gawin mo sa tindahan mo, wala pa rin. So, para sa akin, number one yung lugar na matao. So, hindi mo na kailangan mag-additional effort. Kasi guys, may mga tao guys na, may mga customer na kahit yung presyo nila mahal, pero sila pa rin ang pinupuntahan ng customer dahil nga sa convenient sila lagi, malapit sa malapit lang. Kasi yung tindahan ko guys minsan 2 piso, 3 piso or piso yung ano, diferensya sa ibang tindahan, pero napapansin ko pa rin na guys na ano, na bihira lang pupunta dito. Pwera na lang talaga sa mga nagtitipid guys. Number 2 ay yung kapital. Siyempre guys, napansin nyo, pag yung tindahan mo walang laman, hindi talaga yan dadayuhin ang customer. So, saan mo kukunin yung iyong kapital? Siyempre, may trabaho ka ngayon. Kung may trabaho ka ngayon at nag-iipon ka, at maybe sa susunod na mga buwan or mga taon, masisimula ka ng iyong negosyo, yun yung sa pwede mong kunin doon guys sa personal savings mo, yung iyong pangkapital. Ako guys, nagsimula lang ako guys sa kapital na 5,000, at sa awa ng Diyos ay okay naman siya at nag-survive naman yung ating ano. Yun nga guys, dapat talaga i-rule talaga natin kung ano yung ano, yung kita natin. Minsan nga guys, mga ilang buwan pa bago ko ano, kumuha talaga ako ng para yung sweldo ko ba, mga ganun. Ilang buwan pa bago ko kinuha yung palagang aking sweldo sa aking pagtitinda. Dahil nga, minsan guys, may mga times na mahinang-mahina talaga guys. At syempre yung, kumbaga yung sahod ko talaga, ay binadagdag ko na lang sa aking puhunan. At yun nga, nag-roll at nagsusurvive naman. Tapos guys, yung ano, yung pwede din yung uutang tayo sa mga financial ano, tawag nito, mga lending, kung meron tayo pang collateral, pwede din yun. Tapos guys, yung pwede din yung pwede tayo magpa-member sa cooperative, kasi yun sila, tutulong talaga yan guys. Kasi nasa programa nila yan, na tutulungan nila na yung mga members sa cooperative. At ano lang din guys, take note lang din guys, na dapat sa pag ano mo ng kapital mo, siyempre anuhin mo talaga yung planuhin mo talaga kung ano ba ang plano mo, kung gaano ba karami yung o gaano ba kalaki ang gusto mong i-put up na business, para yung gusto mong utangin o gusto mong kunin na budget para sa iyong ano, sa iyong bubuksang negosyo, ay ano, hindi talaga magkulang. Tama-tama lang. Tama-tama talaga.
wag natin anuhin yung ating sarili sa mga 5-6. Kasi nga guys, although yung mga instant talaga, yung 5-6 guys, instant talaga yan na pagkukunin natin ng ano, ng pondo, ang kapital. Pero guys, sa matagalan kasi, malaki talaga yung kanilang tubo. Tapos, magkano lang ang ating kinikita sa ating tindahan. Tapos, kadalasan guys, yung ating kita, napupunta lang sa mga 5-6. Ayun. Yung pag 5-6 ang anuhin mo. 5-6 yung tawag nito. 5-6 yung uutangan. So, tatlo ay dapat i-re-register natin yung ating tindahan para secure. Diba guys? Alam mo ba yun? Para hindi tayo kulurong ba? Kasi, dati kasi guys, nung hindi pa ako nagsimula mag-ganito, yung sari-sari store, di po napunta na ako sa ano, sa munisipyo, nagtatanong-tanong ako doon. Ay, ganito pala, mahirap pala magkuha ng ano. Pero, buti na lang ngayon, ay meron na silang yung ano ba, bagong programa na one stop shop, yung sa pag-renew ng lisensya, yung sa pag-parehistro ng ano, business license, pagkuha ng business license. Yun. Meron na silang isang ganun guys. Kasi yung akin guys, ano lang yun, mga 30 minutes ko lang siguro na process yun. Pero yung process na complete na yung requirements ko. Tapos, i-vlog ko na lang yung mga requirements na ano, na kinumply ko nung ako ay nag-a-apply ng business permit. Kasi guys, para makaiwas tayo sa ano, sa mga tao nito, sa mga masasamang ano, kailangan talaga natin i-rehistro yung ating ano, yung tindahan. Tapos guys, minsan pa kasi guys, pag alam mo yung ano, yung nagsisimula ka, tapos ano, biglang may ano sa'yo, may maiinggit, tapos gagawan ka ng issue, yung kesyo, ano, ganito, ganyan, wala kang ano, tapos wala ka palang ano, business, ano, ipapasara talaga yun, ano mo guys. Kaya, mas better na prepare pa rin tayo talaga guys, na, kasi, hindi po basa-basa ang magpapalakad ng tindahan guys, kaya dapat, itodo nyo na, pag mga ganitong bagay, yung mga, sa gobyerno, tapos yung nakaraan nga, yung pandemic nga, diba? Once pala nung nakaraan guys, once na may tindahan ka, naka-register yung ano mo, yung tindahan mo, may matatanggap ka pala na ano, na ayuda. Kasi syempre, naapektuhan din yung mga may tindahan nun. Diba? Sinabi ko yun guys, kasi may kakilala ako na nakatanggap ito sa amin. Ay, na marami nga nagtaka nung siya nakatanggap. Tapos, yung pang-apat natin ay, syempre, yung mga customer. Yung customer pa rin talaga, guys. Yun talaga yung laging kinukonsidera pagdating sa sales o sa flow ng negosyo, kasi hindi talaga mag-move o mag-grow yung negosyo mo pag walang bibili. Kaya kung maaari ay dapat mabait tayo sa ating mga customer, hindi tayo magdabog. Pero later na yan, kasi para sa ano na ito, yung number 4 ay kunin natin yung mga pangangailangan ng customer, kung ano ba yung
nagkukuha tayo ng gagawa tayo ng checklist kung ano bang hahanapin ng customer lagi. Tapos, kung ano yung kailangan ni customer, yung mga basic needs. Kasi ako nagsimula ko sa mga basic needs. Tapos, sinimulan kong mag, ano, trinay kong magkumpleto ng aking mga paninda. Tapos, sabay survey. Kasi, minsan guys, din pala yung ating mga pinamili. Isang paraan din pa, yung isang paraan para yung para mag-survey ng mga kailangan ni customer. Gaya guys, ng shampoo. Diba? Ang dami kong biniling shampoo dati, pero hindi naman yun dosi-dosena. Tapos, ano lang yun? Anim-anim lang yun. Tapos, nakita ko kung ano yung mga hinahanap ng customer. Kasi minsan, may marami kang shampoo, tapos hindi mo man talaga yan makompleto talaga guys. Kasi siyempre, nagsimula lang tayo na maliit. Pero meron kang shampoo. Pero ang sasabihin ng customer, ay meron kang head and shoulder, tapos yung may specific pa yan na kulay. Oh, meron akong head and shoulder, pero ano, pink at saka yellow. Ay, yung green ang akin. So, sa susunod guys, kumbaga for ano muna yun, na opportunity na as a survey na yun. So, ilagay mo yun sa ano. Ay, naubos lang, bago lang. O, chok. Tapos, ayun. Wag mo talaga sabihin sa customer na, ay, wala ako niyan. Kasi, sabihin mo, naubos lang. Tapos, bumalik na lang siya sa sunod na araw or bukas, kinabukasan, kasi bibilhin mo mamayang hapon. O, yun nga guys. Yung mga basic needs. Kasi, iba-iba yun eh. Tapos, ibigay mo yung ano, yung good customer service na hinahanap ng customer gaya ng SM. Oy! Samain mo ati! So, gaya nun guys, wala ako. So, sinabihan ko na, ay, balik na lang kasi naubos. Hanap ng ano, yung limoncito. So, yung ano, yung good customer service natin na ibibigay sa mga customer, hahanap-hanapin at babalik-balikan talaga ng mga customer yan. Kasi, yung iba, hindi naman sila nag-aano sa ano, sa tawag na ito, sa talagang, minsan may bibili na bibili lang, pero yung iba makikipag-chikahan lang, ganyan. Siyempre guys, dito tayo sa ganitong klaseng negosyo, siyempre magpakabait na tayo. Kahit, napaka, sabi nila, stricto daw ako. Pero, pagdating sa mga ganyan, mga kapirahan, ayun, mabait talaga ako guys. So, pang ano na ba? Ila pang ano? 5. Ay, maghanap tayo ng supplier or ahente. Kasi, number 1 din yan sila na tutulong sa atin na mabigyan natin ng ano, murang presyo ang ating mga paninda para sa customer. Kasi, minsan nagbibigay kasi yan sila na yung mga diskwento, kung ano yung promo nila na avail natin. Pero guys, bihira lang talaga yung paan nila papasok dito. Kaya, naano talaga ako, pupunta ako sa bayan, sa sentro. Doon ako mag-grocery ng bonggang-bongga. Ayun, pandagdag ng aking paninda. Tapos, ano pala tayo guys, mag-check pa rin yung iba-iba kasi pag nasa barrio tayo at or nasa city tayo, iba-iba kasi yung mga pumapasok din doon na panel. Kaya para dito guys, yung sa ano, maghanap ng supplier, kung may pera kayo, bilhin nyo na ng bulto. Kasi kahit walang ano supplier, hindi ka makahanap ng ahente. Pag bulto kasi yung bili mo ng produkto,
makakalis ka. Pero syempre, hindi mo naman masasabing ano. Sa mga nagsisimula ay pakunti-kunti lang. Pero minsan sa akin talaga, ngayon guys, bumubulto ako. Lalo na yung nag-pandemic kasi ayaw kong lumabas din. Takot din ako. Tapos, sa susunod guys, pang ilan na ba yan? Hindi ko man lang nilagyan ito ng ano. 1, 2, 3, 4, 5. So, ang pang-anim ko guys, ay check natin yung presyo. Presyo ng ating mga paninda na siyempre pag nagsisimula ka, huwag mo talagang ibababa yung presyo mo ng bugang-bugang baba guys kasi ikaw lang mahihirapan. Ako ginawa ko na yan dati. Na ako nakikipag-compete ako sa ano sa ano. Kasi nga malayo ako sa mga customer tapos no. Nakikipag-compete pa ako sa presyo, nakikipag-price war pa ako. Hindi ko napansin na ako din pala nahihirapan kasi mabilis maubos yung ano ko, yung paninda ko. Merong mga item na mabilis maubos gaya ng sigarilyo kasi mura ako. Kasi nga, bagong-bago pa nga lang ako at nag-collecta pa ako ng mga customer, nagpapa-impress. Pero guys, kalaunan, nahihirapan ako kasi yun lang pupuntahan ko sa ano sa palengke for sigarilyo lang, ilang kaha lang. Kasi simula nga lang, hindi pa makaka-afford ng by rim. So yun. Tapos minsan guys, meron pang talagang, yung mga bibili talaga sa'yo, meron pang uy, pwede pa utang, ganito, ganyan. Tapos, alam mo yung kikitain mo sa per stick, parang 50 cents lang. Diba? Kasi guys, yung may mga customer din guys na hindi sila nagmamatter sa presyo. Ang gusto nila guys, ay ma-meet yung kanilang talagang standard sa yung customer ba na maganda yung pagka-approach sa kanila. May ano sila. May napapawi yung ano nila, pagod. Tapos yung sa akin guys, binabawi ko na lang sa mga reward. Presyo ko. Minsan may presyo ako mura, minsan may presyo din akong ano. Pero wala akong presyong medyo mataas yung presyo talaga sa ibang store, ibang mga tindahan. May baba ako pero meron akong baba pero meron din akong kalibig lang sa kanila. Wala ako yung parang medyo mataas. Ngayon lang siguro guys na yung mga sa mga alak ay mataas talaga yung presyo ko. Konti lang naman kasi nagti 24 hours ako at nabibintahan ako guys sa gabi lang talaga pag mga ganyang mga bagay. Tapos pagkatapos ng presyo, meron na tayong presyo, kasi customer, yung lugar, mga supplier. So syempre guys, complete na yon. So kasi talagang mayroon ka na talagang benta noon. Tips ko. So next guys ay i-practice natin na mag-ipon, mag-impok. Kasi hindi naman lahat ng panahon guys ay may benta, hindi naman lahat ng panahon ay tag-araw. So kailangan din natin na mag-impok. Ako nga guys, gumagawa ako ng ano ng yung 5 pesos ko na ano coins, iniipon ko yun. Tapos ginagawa ko yung binabalot ko ng yung mga ano yung mga plastic na luma. Tapos ginagawa ko 100 challenge ako guys per day yun. Aside nun, meron ba akong yung mga papel tinutupi-tupi ko yung 20. Tapos hindi ko talaga ginagalaw yun para pagdating talaga ng tag-ulan guys, meron tayong mga gamit. At pang last, pero I think hindi rin naman siya yung nasasabihin kong panghuli o kasi malaking impact din to guys. Kasi para sa akin guys, yung vision ko talaga dito sa akin tindahan guys ay habang lalaki siya, marami ako matutulungan na kapitbahay, yung mga tao talaga na alam mo yung sa gabi. Tapos in the way din guys na mura lang yung ating paninda guys. Hindi natin tatablahin si customer. Ganun po ako guys sa mga customer ko. At
dito ko natatapusin guys kasi feel ko wala na akong mga gagawa dito sa iba. So sa mga nanood, maraming salamat guys sa aking mga viewers, at sa mga hindi pa nag-subscribe guys ay sana ay mag-subscribe kayo para ma-notify kayo pag meron na naman akong bagong i-upload na video, especially sa mga update ng tindahan, sa mga gagawin para sa tindahan at sa sarili ko, update sa sarili ko. So maraming salamat guys, and thank you po ulit sa panonood. God bless.